The following video may contain sensitive topics. The views and opinions of the presenter to these are plainly his own. Furthermore, any and all views and opinions of the presenter do not in any way reflect the views, opinions, statements, and advocacies of his personal contacts, his family, his affiliations, and his profession. While the presenter makes a commitment that all content is original, he is obliged to cite references or acknowledge resources mentioned or used in the production of this video. This disclaimer is also written in the description below. Tang ina! Galing! Bagong version! Oh my God! 3 hours later. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong kababayan. Narito na naman ang suking YouTube nerd ninyo na si Ian. Mainit ang rap game na ating sinusubaybayan. At kahit hindi ako rapper, ay nais ko mag-offer ng mga bara sa inyong kaalaman. Simulan natin sa simula nang hindi pa pumuputok ang mga diss track at mga nguso sa bawat kampo at sulok. Bago pa ang duelo ng 187 at Don Galo, tayo'y tumutok sa pinanggalingan ng alitan na namumutok ng batok. Siguro naman relevant sa bawat industriya ang termino na respeto sa mga nauna at tulong sa mga bagito. Pero iba na yata ang pagbabastos kina Andrew at Kiko. At yan ang ginawa ng bully victim na naging bully na ang pangalay makagago. Fast forward sa 2019 at sa nangyari sa sunugan, kung saan nagsama-sama ang lahat ng koponan at ang taktika ni Mark Jason ay ang pag-away-away ng tanang mga rapper sa industriya na parang Julius Caesar ang galawan, divide and conquer, ang nais niyang resulta pre. Pero pagkakamali niyang ang siya ay sumama, grabe! Na-cheap shot ng XP, tinira ang ex-con na loony at ngayon ang demanda dahil dinibang siya ni Andy. Tangina. At dahil ang kasunod nito ay kasaysayan, isipin nyo na sa isang tagpuan, magkikita sila lahat at armado't handang lumaban. Tinutok sa isa't isa ang mga baril nilang tangan. It's a Mexican standoff, mga giliw kong kababayan. At nais kong tapusin ang mga munti kong bara sa isang panawagan na marinig ng lahat sana. Hanggang rap game lang sana ang alitan, mga repa. Dahil sa huli, ang nanonood at nakikinig dapat ang laging panalo at bida. Time! Hi there, Ian here. Sorry, wala akong masyadong lighting at talagang medyo hindi pa maayos ang setup. As always, so ganun talaga. But kung napapansin nyo, medyo nagaano dito kasi ayun nga, nag-ayos ang medyo maayos yung setup ko. I mean, medyo inayos ko yung setup ko. And yun. That's also the reason why hindi ako makapag-upload ng videos lately, quite lately, dahil nga marami din akong ginagawa. Hindi naman talaga ito yung full-time na trabaho. Wala naman akong full-time na trabaho as of the moment. I'm still looking, that's for sure. Pero kung tutusin, hindi ko naman talaga ito, hindi ko naman talaga plano na maging YouTuber talaga. You know, I just wanted to do this out of fun at isa sa mga bagay na siguro na pagdiskitahan ko ay ang gumawa ng ilang linya o ilang mga ilang linya ng tula na parang naging written bars pagdating sa hip hop. I'm not really a hip hop guy at sinabi ko naman dun sa mga bars ko na hindi ako rapper. Okay, hindi ako rapper pero siguro na sabihin na lang natin na ako ay isang estudyante ng tugmaan na tinitignan ko na lang kung anong nangyayari sa sinasabi ko ang Mexican standoff sa pagitan ng 187 mobsters, ng Don Galo Records, ng X-Batalion, tapos sumama pa si Makagago at si Looney. So it's a five-way standoff. At
sobrang kulang ng ano ng mga ano ko, ng mga linyahan ko, sobrang kulang yung ano ko, ginawa ko yung written ano ko, written output ko, kasi nga hindi talaga to ano, hindi talaga to parang full track, hindi ko naman talaga siya gagawing ano music stuff dahil wala naman akong beats and all that, and quite honestly hindi ko talaga forte yung ganitong klaseng content, but at least I'm giving it a try. So yun lang naman, and as I said dun sa last line ko, sana last few bars ko, sana hanggang rap game lang to, sana di na mag-escalate sa kung ano nangyari sa sunugan last year, nagkaroon pa ng sapakan and all that shit. Yeah, sana hindi na mangyari yun. And sa totoo lang, hindi naman talaga mangyari yun dahil sa pandemic, pero alam mo yun, yun bang sana lang pag natapos tong pandemic na to wag naman sanang maulit ang nangyari kina Tupac Shakur tsaka kay ano Notorious B.I.G. and ma-involve pa ang kapulisan dito sa nangyari na to dahil nga kailangan nila mag-intervene sa ganitong klaseng bagay. And yun, konting komentaryo lang yun. Hindi ko alam kung nasusunod kong content sa totoo lang, kasi ayun nga, I have a lot of things to do when it comes to the work that I'm doing. So talagang I'm just letting this out telling all of you that I'm still here and I'm still alive. So ayun, yun lang naman, at siguro abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa rap game. Yung intro ko, actually ano siya, parang bagong version ng babala ng Ghetto Dogs, and ililink ko na lang sa description sa baba yung ano, yung original na version ng babala, tsaka yung warning na ano, na yun yung title, warning eh, kumbaga in English lang na yung ano yung title, pero pag narinig mo siya mag-e-echo yung babala version 1 eh. So kung talagang ano kayo, talagang medyo ano kayo, gamay kayo sa rap game at sa hip hop and all that, I really recommend that you watch all of these diss tracks and all that shit. And quite honestly talagang nakakaano siya, magandang so sorry for the small talk, pero I just really wanted to get this sorted out as well. At pasensya na rin talaga sa lighting. Talagang kailangan ko rin talaga yung lighting para sa keyboard eh. So talagang ganun talaga. So kaya siguro ginawa ko rin to, kasi ayun nga, Don Galo Records. And siguro dahil na rin sa because of the fact as well that my cousin and my father's side lives in Parañaque. Malapit lang sa Don Galo. Yung actual na Don Galo na pinagmulan ng Don Galo Records. I am not sure kung dun talaga sa Parañaque yung talagang head studios nila, or yung ano nila, headquarters or studios nila. Pero since Andrew E. is a local of Don Galo, Parañaque, it's plausible na doon nagsimula ang Don Galo Records, at doon sila naka-HQ ngayon. So, yun lang naman ang ano ko doon. Konting komentary ko tungkol sa rap game. Wala na akong ibang nasabi tungkol sa ibang mga importanteng bagay din. Siguro, short notice lang, Cardinal Tagle was affected by COVID-19, and we hope for his recovery, for his eminence's recovery. And siguro wala na ibang mga balita dito na medyo substantial na pwede ko pang mention.
mo dun sa Manila Bay shit. I mean, quite honestly, ayokong anahin yan. I'm just letting the memers do their work. Letting the memers do their work and bahala na si Batman sa mga ganyan. So, and besides, I'm thinking of better things to tackle on my YouTube channel. And maybe one of them is yung tungkol sa imposter syndrome. So, yun lang naman. yun lang naman siguro yung ano ko. Yung gusto kong anahin dun. The script is still in under development. Hindi ko alam kung kailan ko siya ilalagay. It's gonna be an insight video. Pero, yun nga. Bahala na. I really wanted to get this done, but I really wanted to earn myself a living. So, unless I get monetized on YouTube and all this, siguro this is gonna be in the back burner for a while. So yun lang. Anyway, masyado marami na akong nasabi. So I guess with all that said, this is Ian reminding you that at all times, be the salt of the earth and the light of the world. Until then, look alive, stay alive, and I hope to see you next time. Ian out.